So hello guys, welcome sa another episode ng Car Talks. Ngayon pag-usapan naman natin yung dalawa sa mga common features na makikita natin sa mga modern vehicles ngayon. Siyempre sa mahal ng gasolina ngayon, di ba? Gusto natin yung sasakyan natin talagang tipid sa gas. At isa sa mga features na ginawa ng mga modern car manufacturer ngayon na yung paglalagay ng tinatawag nating Eco Mode. So para saan ba yung Eco Mode? Ano ba yung ginagawa niyan? At sasama na rin natin yung Power Mode. Alam natin exactly opposite sila. Pero let's talk about them sa video na ito. Mag-dig deeper tayo kung paano ba nag-ooperate yung mga modes na ito. So bago lahat guys, invite ko muna kayo na mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe para updated kayo palagi sa mga latest videos natin. Tara, pag-usapan natin ang Eco at ang Power Mode. Tara, let's roll! So ngayon guys, pag-usapan natin, ano ba yung Eco Mode at saka yung Power Mode? Sa mga sasakyan, meron sila sa information display nila, pwede mong i-adjust dyan yung Eco Mode at saka Power Mode. Sa ibang sasakyan, meron physical button, like itong Fortuner. Meron tong yan, no? Meron siyang Eco Mode at saka Power Mode button. So ano ba mangyayari pag pinindot mo yung Eco Mode? No? Pag pinindot mo yung Eco Mode, yan, lalabas yung Eco dyan, Eco Mode sa dashboard mo. Pero enough na ba yan? Ang ginagawa ng Eco Mode guys ay tatlo. Una, number one, sa transmission. No, sa transmission, ang ginagawa niya para ma-achieve ng sa automatic transmission, para ma-achieve yung best fuel economy, ginagawa niya, maaga siyang nag-change ng gear o nag-shift ng gear as early as possible. Siguro below 2,000 RPM, nag-shift na yan ng gear. So mamaya tingnan natin ano. Tapos ang pangalawang ginagawa niya ay nililimitahan niya yung throttle opening ng sasakyan. Bakit mahalaga yon? Kasi kapag limited yung throttle opening ng sasakyan mo guys, ibig sabihin nun konti lang yung power na pinoproduce ng engine mo. At kapag konti yung power na pinoproduce ng engine mo, mas konti yung fuel na eco-consume niya. So yun yung logic doon. No, kasi baka isipin nyo guys, hindi lang siya pure sa transmission ano? Kasi bakit, paano kapag manual transmission eh may Eco Mode ka pa rin. So yun yung purpose nun. Para sa mga manual transmission at automatic transmission, nililimit niya yung throttle opening para hindi maraming power yung i-produce ng engine mo. Ito naman yung pangatlo. Yung pangatlo guys, ito medyo hindi to common ano? Hindi lahat ah, hindi ko ina-assure na lahat ganun ang ginagawa. Nililimitahan niya rin yung air conditioning power. Sabihin, parang mas matagal lumamig yung cabin kapag ka naka-eco mode ka sa ibang sasakyan. Sa Fortuner, hindi ko sure. Ngayon, okay pa naman yung aircon niya. Parang hindi naman nabawasan. Pero sa iba, ganun. Ano? So, lilimitahan niya yung cooling power ng aircon ninyo para hindi masyadong stress yung engine. Hindi masyadong kumuha ng o mag-consume ng maraming fuel. So, ngayon, kailan nyo ba dapat gamitin yung eco mode? So, ginagamit ng Eco Mode guys, mostly kapag city driving, no, kapag ka below 60 km per hour or 50 km per hour and below lang yung takbo mo, okay yan, beneficial yan. Pero, kapag ka naglo-long drive kayo guys, no, huwag kayong gagamit ng Eco Mode, lalo na kapag nasa highway kayo. Kasi gusto nyo, di ba, full power. O kaya naman, normal power yung gamitin ninyo. So, yun yung ano, no, Eco Mode. So, now, let's talk about Power Mode naman. No, to, sa Fortuner, meron din siyang tinatawag na yan, ano, Power Mode. So, dito mapipindutin. Lalabas naman doon, Power Mode yun sa dashboard niya. So, Power Mode, as the name implies, bibigyan niya yung full power ng sasakyan mo. So, papakita ko rin sa inyo mamaya yung effect niya, no. So, Power Mode, totally kabaliktaran siya ng Eco Mode. By the way, guys, yung Power Mode pala, also known as Sports Mode sa iba. No, sa iba sasakyan, Sports Mode. So, ginagawa niya, bibigay niya yung full power sa throttle ninyo guys, full opening. So makikita niyo talaga yung response ng engine niyo. Talagang parang ang bilis. No, kahit konting tapak lang sa accelerator, talaga ibibigay niya yung full power. Isa pang ginagawa ng power mode ay late siya nag-shift as possible. So siguro mga 3000 RPM or 3.5, minsan ganun, ano, pataas. As late as possible. Kasi kapag late siya nag-shift, mas na-achieve niyo yung power doon sa inyong sasakyan. Ano? Mas naibibigay yung full power.
Pero ang purpose naman nun, guys, ang kapalit naman nun, fuel consumption. Mas malakas ang consume mo sa gas kapag naka-power mode ka. So, ready na ba kayo? Tingnan natin, pakita ko sa inyo in live action kung anong epekto ng eco at saka ng power mode. Tara! Guys, pakita ko sa inyo itong ano, naka-eco mode tayo. Yan o, pansin ninyo, matagal siyang ano, bumilis. Yan o. At saka parang mas galit yung makina kasi yung power niya kulang. Yan o, paangat tayo kanina eh. Paangat tayo, yan o, hirap siya. Yan. Parang ganun, ganun yung power mode, ah, yung eco mode, ano, yan, ganyan. Dito tayo sa mas straight ng konti para makita natin, guys. Yan o, parang mas galit siya eh. Tapos pansin nyo, ang aga niya nagsishift, guys. Wala pang 2,000 RPM, nagsishift na siya. Yan o. Yan. Switch naman tayo ngayon sa power mode. Ito, pansin nyo. Ayun o, oh. Pansin nyo, guys, oo. Oh. Oo, diba? Ang lakas. 3,000, di pa nagsishift. Pansin niyo RPM niya, guys, oh. Ayun, oh, taas niya, di ba? Bago siya magpalit ng gear, napakataas muna. At saka yun, ang lakas talaga. Para ako nadikit sa upuan eh. Ganun siya, talagang full potential binibigay niya sa power mode. Unlike yung eco mode kanina, parang dahan-dahan siya, no? So yun lang, guys, ano, yung difference ng eco at saka power mode. So yun lang nga, guys, nakita na natin yung difference, ano, ng eco at saka power mode. Kung may natutunan ka sa video na to, hit mo naman yung like button at hit mo na rin yung subscription button at saka notification bell para updated ka palagi sa ating mga next videos. So yun lang, guys, ano, till our next videos, always remember, drive safe and enjoy!